Astaga, ini kan kita. Mas saya bagi Kristen, mas saya saat ini. Nari kini kau bertanya pakir, kasih ibin dan Dios lahat ng kailangan. Tingin po kayo sa akin, ganito mag-pray. Sabihin mo sa Diyos lahat, sabihin mo sa Diyos lahat ng pangangailangan. Pagkatapos, mag-thank you ka na. Thank you, Lord. Di ba na? Amen. Sabi ng Marcos 11:24, matapos na mag-pray, magpasalamat ka na. Sapagkat ang lahat ng pinag-pray mo, sinagot ng Diyos. Yes, palapakan natin sa kasi, Lord. Yes. Pray like this. Tell to your God all your problems, all your needs. Then say, thank you, God. Because in the book of Mark 11:24 says, after you pray, say thank you to Jesus. Because all your prayers will be heard by God. Narinig na lang niya siya. Amen! Alam pa nga natin ang Panginoon. Sige kayo sa akin. Ito. Problema ako, Panginoon. Tapos na mag-pray. Kumusta ka na? Ito, marami pa rin problema. Eh, tapos ka na mag-pray. Bakit ganyan pa rin yung mukha mo? Tapos ganito, may problema, may problema. Pray ka. That's what I mean. Thank you, Lord. Ganyan na dapat. Ganyan na, di ba? Before you pray, your face is like this. But after you pray, it's smiling, right? Dapat kanya na. Oh, kumusta ka na? Ito, ayos! Ano, pwede utang mo? Ayan, mahala na si Lord dyan. Mahala na si Lord. Yung patrician fee mo? Mahala na si Lord. Mahala si Lord dyan. Amen! Pray it works. Pray, pray. Alam mo, hindi ka maniniwala sa akin. At bago ka matulog, ano sa araw-araw ng buhay ko, pinapatuloy kita sa maniwala ka na yun ko. Pinapatuloy ko ang lahat-lahat sa iyo. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, lahat po ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Fellowship, leaders, supporters, all over the building, all leaders and attendees of the Kingdom of Jesus Fellowship around the world, Father, I pray, all their needs will be met. All their prayers will be met. Please grant them that they have sicknesses and diseases, heal them all. Grant the good desires of their hearts. Amen. Hindi ko kayo kinakalimutan sa aking pangalan. Sana ko hindi na ako kalimutan sa inyong pangalan. Amen. Amen po ba? Sana lahat ninyo ay bibigay niyo sa sobrang. Sapagkat mag-a anniversary ang ito ko sa akin ng Panginoon. Our radio and TV ministry will be celebrated its 100th anniversary. So please be, not for me, but for the ministry. Amen. I'm asking you to be give, not for me, but for the celebration of the radio and TV ministry of this church. And God willing, we will add some radio programs and some television programs. Although we all know that we are spending plenty of money for the radio and television ministry, but we will continue that ministry by the grace of God. So please give. Amen po ba? Meron tayong radio at TV ministry. O kung malaki ginagaso sa loob natin, maraming pera iubos natin. Pero okay lang. Para lang sa kaligtasan, mga luma, magbigay tayo. Amen. Kasi may nakita akong lugar, pinapagpinuntahan kanina ng dalawang pastora natin, si Pastora Ro at saka si Pastora Jenny Lee, okay na rin sa kanila. Okay ba kayo? Yan, okay na. Most probably, we will be celebrating our radio and TV ministry anniversary in the Grand Ballroom Hall. In the Ballroom Hall, I mean. Listen very carefully. In the Ballroom Hall of Riverbanks Hall in Maranta, Marikina City. In the Ballroom Hall of Maranta, Marikina City, Riverbanks. Just the place alone, no food.
We are going to pay the rent for about 25,000 just for the place alone. It's very cheap, right? 25 tao, tag-1,000 lang, tama? Ito ako rito? Pwede ba 25,000 na tayo? Sinig, okay. And then, kukuha ka nga ng mikropono ko. Magaling na ba mag-English? Kailangan magaling na mag-English. Sige. Subukan na natin yung pagiging ano mo, on center agent mo. Nahiwan ako ng center. Diyak na kayo. Ano ka ba? Ano ba tinatas mo? BS Mathematics. BS Mathematics. Grabe ito. Galing. BS ha? Grabe. Talino. Sige. BS Math. Graduated from the Polytechnic University of the Philippines. You see? BS Math. Ang talino. Ako, ang tinatas ko, BS Filipino. Sige, ikwento mo sa kanila, tinignan nyo kanina, okay ka na ba? Okay po, maganda po yung place. Tsaka class din po yung dating kasi may mga chandelier. Tapos malaki po talaga yung place. Tapos malaki din naman yung aircon. Tapos chinek namin yung yung CR po, chinek namin marinis din. Tapos dito, handang din po kami nung sa mga dati pong nag-renta doon. Ay sa regular, ano nila doon, na nag-renta. Tapos sabi po, okay nyo. Place, tsaka may stage. Ayun. Okay, sige. Salamat, salamat. Lagi ko ito. Walang baka natin si Lord. According to Pastora Jenile, the ballroom hall in Riverbank Hall is a nice place. So most probably, we will be celebrating our radio and TV ministry there. Alam niyo Riverbank? Yan. Katipunan, pagbabalik ng Katipunan ng Riverbank Hall, noon, meron diyang Riverbed Hotel. Kaya nag-Riverbed Hotel kayo, hindi siya nagpa-function. Kasi kinundoy. Kaya yung Riverbed Hotel yung sarado. Meron tayo sila ng panibagong dormitory. Kaya yung Riverbed Hotel, nakundoy kasi close siya kayo. Pero yung convention hall, yung ballroom hall, nagpa-function pa rin siya. It's a nice place, the aircon is nice. It has chandelier according to her. The rent is 25,000. Just in one is. Oh. Just 1,000 is person. We need only 25 people, right? Ano tao? 500 per person. We only need 50 people, right? Oh. To produce 25,000. Wala pang kudyon. Iba pang mga gastos natin. Kaya lakihan ninyo, magbigay kayo ng 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, tama? Tapos, nagmagandang tayo ng radio at saka TV programs, tama? Nasa kasa ko? Tama. Eh, maganda na eh, maganda mo nagbibigay eh. Maganda ba ako mo? Maganda ba ako mo? Gusto ako na ginagyan ko lang. So, okay. Most probably, we will celebrate our anniversary on July 28. July 28 pa is holiday? July 28 is holiday. Hindi ba holiday July 28? Ha? Ha? Regular holiday yun? Idil Fitir? Idil Fitir? Holiday mo ba yun, Mama? Ano niya po? Special. Ha? Ano? Si Mang Sabana. Pag holiday yan, yung holiday, di ba yung Idil Fitir holiday yan? May 28, tama ba ako? Hindi daw. So we will be celebrating our radio TV ministry anniversary on July 28. No? It is, according to them, it is a legal holiday. Idil Fitir of the Muslims. Okay? Tama ba? So on that day, bring songs, amen? Wear your makeup, your stockings, your eyeliner, your mascara, etc., etc. Be beautiful and be handsome on that day. Yung mga special numbers sa ninyo, ihanda na ninyo lahat. Lahat ng mga special numbers sa ninyo, ihanda na ninyo.
for that very special day. And invite people to come. Amen. A nice place, welcome all in the Riverbanks Mall of River Paranga, Marikina City. Okay? So give, and it shall be given unto you. Tuloy natin, last na tayo, ano pa? Yan, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or dangerous sword, as it is written? For your sake, we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. 37, pakitaas mga elves. 37. No! In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. You see? Truly, the attack of the enemy will come. Problems, sicknesses, and diseases will come. But all these things will be defeated by Christ. Amen! No! In all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. For us Christians, give up is not in our vocabulary. Wala sa vocabulary natin yung atras na ako, sumuko na ako, ayoko na, hindi na ako dadalong, ayoko na maglimod, ayoko na magbigay. Wala sa vocabulary natin. Sabihin mo, don't give up! Hina naman. Never say die! Ito ako na rito. Don't give up! Eh, naalala ko nga si Jaworski, yung Living Legend. Panako dati na Jaworski, nag-Living Legend eh. Alam mo, naglaro ng basketball. Matanda na, naglalaro pa ng basketball. Nasugatan dito, dinala sa hospital. Aba, pagkagaling sa hospital, bumalik! Naglaro pa rin! Kaya doon nabuo yung salitang never say die. For the sake of basketball, Jaworski, at his old age, willing to play basketball continually. You see? Just for the sake of basketball. That's why he was called the Living Legend. Only him who made that playing course at the same time. Only him, the Living Legend, just for the sake of basketball. He never smoked, he never drank, just for the sake of basketball. You see? Nung naglaro siya, nasugatan siya rito. One time, while playing basketball, he was cut. He had the eyebrow. He brought to the hospital. And from hospital, he returned to the court and played again. You know, basketball pants were shot. Just for the sake of basketball. But how about for Christ? Nasusuko ka, amen? Pagkasumuko para kay Kristo. Kung si Jaworski hindi sumuko para sa basketball, ikaw pa kaya para ay isang susuko ka. Amen! Sabi ko sa katabi mo, magsusuko. E sige mo, alam mo si Jaworski hindi uminom ng alak, hindi naging nagarili. Nasubay mo yan eh. Kasi panahon ni Jaworski mo unang panahon. Kaya panahon ni Jesus. Kay Jesus walang talo, amen! Naglaro ng mas, isipin ko siya lang ang player na tumanda na sa court. Siya lang ang player na at the same time playing coach, nagkukot siya pero naka-uniform, siya lang yun. Nasugatan dito, dinala sa hospital, apay pabalik na kabenda ko, naglaro pa rin. Alang-alang saan? Sa basketball. Ikaw pa kaya, alang-alang ni Jesus, susuko ka. Amen. Oo, pwede kang madapa. Bumagsak ka. Pero tumayo kang muli, amen? Para kay Jesus. Pwede kang manghina, pwede kang madapa. At tumayo para kay Jesus. Don't give up. Truly, you will fall into sin or you will fall because of problems. Rise up again! Amen? For Jesus. Alakpangan natin sa Lord. Para sa papers, wala na. Ibigay yung text natin, team natin. Yung team title. Yan. He who wins sa Jesus. Sila na nagliligtas ng kaluluwa ay matatalinong tao. Bakit?
sapagkat, yun na nga, yung mga kanina. Dinilipos mo nga lahat yun. Lipos mo nga lahat yun. Matalino sa pagkat masunurin sa Diyos, matalino sa pagkat sa yakap ni Kristo, matalino sa pagkat sa langit ay magmimimim habang panahon. Matalino sa pagkat tatanggap ng mga regalo ng mga koronahan. May tinatawag mga crown for some winners eh. Ito assignment nyo ito, yung crown for some winners, assignment nyo ito, hanapin nyo ito sa Bible. Hindi ko nilagay yung verse kayo maghanap. Ha? Hanapin nyo ito sa Bible. Why is it? Because there is a victory in Jesus in all our days in the men. Nakikinig ko pa tayo. Tayo lahat ay tatayo. At kung naalam na alam mo hindi ka paligtas, hindi ka papapasok ng langit, nabubuhay ka pa sa misyon kasalanan, hindi ka pa Kristiyano, meron ka religion pa hindi ka Kristiyano. Ito na ang panahon na tatapin mo si Christ bilang Lord and Savior ng iyong buhay. At kung sakasakali na mag-Kristiyano pa, pero hindi ka nagliligtas ng langit mo pa, nananawagan sa iyo ang Panginoon, maging matalino at magligtas ka ng kanil mo. If you know that you are not yet Christian, and you will go to heaven, it's time to give your life to Jesus now. It's time to have a change of heart and a change of life through Jesus Christ. And if you are a Christian, and you are not bringing soul to Jesus, you have so many excuses, reasonings, and alibis, it's time for you to bring soul to Jesus now and be wise in the eyes of God and receive your crowns, your rewards. And God has a promise. He will never abandon you or forsake you. And He will meet and supply you with your needs. Hallelujah. Give you eternal life in heaven.
His willing, heal your sicknesses and diseases, and grant the good request of your heart. So come to Him. For Jesus said in Matthew 11:28, come to me, and I will give you victory, and I will be with us. Have faith in Jesus. All your needs will be met this day. Trust Him with all of your heart. Sabihin po natin ito, Panginoon, sabihin niyo naman sa English. Say this in English. Repeat this word after me. Jesus, I accept you now as my Lord, God and Savior. I repent and renounce all my sins. Forgive me. Wash me by the blood, by your blood that was shed at the cross of the Calvary. I am now open my heart. Come into my heart. Be the Lord, be the God, and be the Savior of my life. Change me, lead me to righteousness, and lead me to the right direction. Grant that good request. Pakibaba niya namin yung mga kamay. You can break down in heaven. Allow me to pray for you. If you have sicknesses and diseases, if you know you have a request right now, put your hands on your chest, yes, in your heart. Come on. Yes, as an act of faith, come on. Trusting and believing that God will heal you this day. God will grant the request of your heart this day. Come on. Everybody, tayong lahat ang amin ito. Ipago mo ang iyong mga kamay sa iyong mga sa iyong puso. Isang pag-alam at pagkilos sa punong-puno ng mananampalataya. At maniniwala ang anumang sakit mo ay pagagalingin ng Diyos sa oras na ito. Ano mga kalituhan ng iyong puso at kaisipan ay aalisin ng Diyos sa oras na ito. God will give you peace of mind, peace of heart. Any confusion in your mind will be renewed by God. God will heal your sicknesses and diseases, and God will grant the request of your heart. As your hand is on your chest, speak to the Lord. Talk to your God. Come on. Say to the Lord all your needs in Jesus' name. For He is more than enough. Yes, more than enough, more than enough for me. Jehovah, Jehovah Jireh, yes, my provider, my provider. You are more than enough
iba ang iyong panalangin. Pero sigurado sumasagot ang Diyos. No need to mention one by one your prayer request. No need. Because God knows all these things. Just process your healing. Just process your miracle. And receive God's love. Nasa huling pagkakataon, damandam ako ang malakas na kapangyarihan ng Diyos. Handang-handang ipatuloy na ipabana Diyos ang kanyang kapangyarihan, kagaya sa bumapas. Bago sila bumayong magligtas ng kalo naman mag-ipangilize, binabaan sila ng kapangyarihan ng pag-understand. At ito ang nadadama ko ngayon. Right now, I feel the strong presence of God. Like it's about to pass. Before they go and evangelize the lost, God fill them with the Holy Spirit. Baptize them with the Holy Spirit. If you need more encouraging, if you need more power, if you need more the touch of God, takbo na po sa harapan. Sige po. Takbo na po tayo sa harapan. Lumapit na po tayo sa harapan. Run quick forward. Quick. Maging lahat ng mga nakikinig at natunod, isang hakbang lang ang tungkol sa harapan. Isang hakbang lang. Sige po, yung mga nandito, takbo na mong pinapunto sa amin. Kailangan ninyo ito. Lalo na yung mga tagapagturo, nangangaral, umuayo, nag-iiman yun isang pag-follow-up. Nagsisell group. At yung gusto pang umayo, kapag. You know, the Bible says, apart from me, you can do nothing. Without me, you can do nothing. In the book of Luke 24, 48 and 49 says, you will be my witnesses in all the world, but don't go. First, stay in the city until you are clothed with power from on high. Maging mga nakikinig at nanonood, isang hakbang lang patungo sa harapan. Isang hakbang lang. Alam mo, isang katotohanan ko sa Diyos. Wala sa galing sa pangangaral niya eh. I studied in Bible school. I studied in liberal training centers. But without the power of God, all these things will be useless. Gusto ko sabihin sa hindi ang galing yan eh. Pati ang anointing ng Holy Spirit. Gusto ko ng anointing ng Panginoon. Ikaw na nakikinig at isang hampang lang ang pag-usama. At sa oras na ito, nahamon ka, those who win souls is wise. So just, ikaw na nakikinig at sa hampag lang. Pero ikaw na nandito, lumapit ang pagkuma na sa harapan. Tandaan mo ito, he that win souls is wise. Baka, if you want to cry, just cry. Kayong mga lumapit sa harapan, if you want to cry, just cry. Classmate mo, guru mo, kapitbahay mo, magulang mo, kapatid mo, imbitahan mo sila sa gawain ng Lord. Ibahagi mo sa kanila ang pag-ibig ni Christus. Mga tanong nila, pag hindi mo masasos, takot ka sa aking mga leader, pinuntan natin, nasabihin natin sa kanila ang sasos. Nasabihin natin sa iyo, kung ang sasos sa kanila. Pag hindi natin alam, i-research natin. Ang mahalaga, na tayo magligtas ng kanil naman. Hindi tayo mga manhid na tao na matapos maaaring ng preaching. Wala, pasok sa kanan tayo, labas sa kaliwang tega. Hindi tayo gano'n. Tayo yung mga tao, kapag tayo nakarinig, nasa katunay natin. We are the people of my calling and people of destiny. We are apostolic people. Practice what we preach. And practice what we learn. We want to be wise this day. And we want to win souls for Jesus. Lord, we want to be effective with our preaching. We want to be effective with our soul winning and in our evangelism. So Father, for your own glory alone, let it flow. Thank you.
step forward, raise up your hands to Jesus. You will also be touched by God this day. And those of you who come forward, raise your hand to Jesus. Mag-iinvite ka. Magpapahayag ka. Magsasalita ka. Pangungusap na magsasabi ka. Hindi ka mapipigilan at magiging epektibo ka. Sa pagkagawin mong pangangarap, pakikita mo ang buka na niya pagpapagal. Nararapang ka na pagsililihan na. E may isaya ang Diyo. It will be used by God, my ineffective will is by God. E tatulit ah. Meron pang sorpresa, meron pang reward sa iyong Panginoon. As you come forward, pakinggan mo ang prophecy dito as you come forward. The Lord is granting the good request of your heart. The Bible says in Matthew 6:3, seek first His kingdom and His righteousness shall be added to you. Don't doubt, the Lord is granting now the request of your heart. So, Father, for your own good or alone, let it go in the mighty name Jesus Christ, the Son of the Living God. Yes, 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 in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Una baka, 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 baka. Huwag kang kapigilan ang sabi ng Panginoon. Sabihin mo ang lahat ng mga pinapasabi ng Diyos. Huwag kang manahimik ang sabi ng Panginoon. Sapagkat hindi ka lang tinawag ng Diyos para manahimik. Tinawag ka rin ng Diyos para magsalita. At tapos na ang iyong matagal na mamamahinga na nakalipas sa ikaw ay nawala. Ipapanahon na iyong magbabalik para magamit ka ni Lord mightily effectively this man na lang. At silang mga nawawala ay ibalik mo. At silang wala ay dalay ibalik mo. At sa kapagitan ng iyong pararepasti, magpapatuloy ang lingkod ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos sa ating destiny. Masakit po ang mga gawa ng kaaway sa magitan ng pananalangin ng pag-aayaw. Kung namamakanta naman siya. Yes, Lord, in Jesus' name, Lord, the Son of God. Salamat po, Ama, sa aking kapatid. Pagamat kamilyano siyang tao, may trabaho siya, may puso siya para sa iyo. Magpalaay mo ang kanyang pamilya, magpalaay mo ang kanyang angkat. Tatayaan mo, makapagligtas siya, magamit pa ang buhay niya. For my ineffective business na ito. Lord, I pray those of you, silang mga lumapit sa harapan na isang hamba, those who walk forward, so those who are watching and listening right now, Father, I pray for the power of the Holy Spirit. Come upon them. Kayo po mga nakikinig ang nanonood. Taas sa dalawa kami ang paglaki ng mga yan. You are, those who are watching and listening right now, through internet, through DVD player, through television, through radio, so receive now the power of God. Father, let it go! Kura basini biya meron siya sa isa taas of God, ay tenyo isa taas of God. At narinig mo ang sinabi ng Biblia, narinig mo ang sinabi ng Biblia, binigay sa inang libre, ipamahagin mo rin yan ng libre. Pero sa kita ng Diyos ay magastos pag ito'y ipinapangalan. Sumuporta rin, tumulong nga rin, magbigay ka rin. Mag-PF ka, pumuntahin mo kami para sa iyong dalawang pinagsa. At gagamitin natin yan to say the word of Jesus. Just one katas from your opening, from your love of the opening, from your heart. And we will miss your body to save the loss.
bakit. Pakilagay natin, you can have your seat. You can go from the most. You can sit down now. Ilagay natin ang opening bakit natin. Sige. At tayo kayong magkaloob. Yan, okay. Please God. Yan. Yan. Magbigay po tayo. Magbigay tayo ng ating tithes, offerings, first fruits. Yung mga sobre para sa Father's Day, magbigay tayo. At ito para sa anniversary ng running natin, magbigay po tayo. Sige po. Any amount from your heart, you can give 5 pesos, 500, it's up to you. According to the dictate of your heart. Give according to the dictate of your heart. As God move your hearts, give. That's the need. To pay the rent of this building, for all the rest of this church, and for the payment of our radio and TV ministry care. Pwede po kayong maging guards. Ay may tumulong sa kapayapaan ng mga bata, ng mga patata. If you want to extend any help for our radio and TV ministry anniversary, it's good. But most especially bring songs. Amen po ba? Bring songs. And pray for his victory. Okay? So kung nabiblesin po kayo sa mga mensahe natin, gusto nyo magkaroon ng sariling sipin, sabihin nyo kay Sister Emo. If you are blessed by the teaching, if you want to have your own copy, no, just give an offering, just approach Sister Emo. Just approach her, and give some offering, and have your own copy. Ng ano bang mga magaganda natin. Before we go, amin muna tayo sa mga nag-alab na ba kayo? Alam nito mga katabi mo, nagbigay ko na ba? Yan, yan. Yan. Yung iba kasi nahihiya, ayaw tumayo eh. Nahihiya, totoo. Minsan kasi iba nahihiya, ayaw tumayo eh. Sila, oh. Sila nila, lapitan sila. Yan, come on, just... Sige. Many are, quite difficulty in standing to give. So it's time for you to give as the offering bag is, Dapat pag nilalapit sa iyo yung offering bag, mas malaki yan. Kasi, sige po, nilalapit na sa iyo. Sige. Tapos yung mga sasakyan ninyo, ha? Kung may mga sasakyan kayo para sa... Kasi hahaputin natin itong drumset na ito, hahaputin natin ito eh. Keyboard, etc. Kung ano ba yung mga hahaputin natin, magpumulong kayo. Kailangan din yung mga manpower, ha? Yan. Kailangan din. Ito ang sabi ng Panginoon, thus saith the Lord was aimed last, actually, June yun eh. Kaya lang ipinug natin ng July kasi marami tayong activities. Last June 19, kailan ba tayo nagsimula sa radio? Hindi pa naman, hindi pa naman. Ilang years na ba tayo? Ilang years na ba, Pastora? Ha? 1993. So for 1993, 21 years na tayo na nag-e-air sa radio at ngayon sa television. See? 21 years of God's faithfulness. Hallelujah. Praise God. Hallelujah! Shall we arise and bless the Lord our God? Hallelujah! Yung mga kapalapak natin, lalakasan natin, ha? Yung mga sigot natin, mga talila.